Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video, parang saya-saya ako sa video to, pero ang topic natin sa video to ay ano-ano ba yung mga hardest plants na alam kong inalagaan ko na dito sa aking garden. Ang hirap nilang buhayin dito sa akin kahit pinaltan ko na sila ng magandang potting mix, bumili na ako ng magagandang potting mix, ewan ko ba. Pero madalas ko itong i-share sa mga video to. I-share ko lang ulit sa inyo kasi syempre meron sa ating mga bagong nanonood na maaaring yung ating mga video last year na or yung matatagal ng video natin hindi na nila nababalikan. So etong video to ay dun sa ating mga baguhan na nanonood sa ating channel. Hello po sa inyo. Welcome sa aming channel, Ken Ken Dilara. At ayun na nga, mag-share ako sa inyo ng iba't ibang klaseng halaman na ako naman ay na-stress ako. Ang babaw ng stress ko sa buhay. Marami rin nagtatanong sa akin paano sila alagaan. Etong iba naman dito sa mga isha-share ko sa inyo, wala na akong mapapakita sa inyo dahil in-stop ko na ang pagbili nito ngayon or sa ngayon. Ini-stop ko muna sila pagbili kasi wala rin naman napupuntahan, nalulusaw din naman or ayoko muna silang alagaan ngayon kasi medyo mainit, pero pag mga bermans po pwede na ulit. Nabubuhay ko sila, oo, pero inaabot lang sila ng ilang buwan, like for example mga 6 months, 7 months and then namamatay sila. So ngayon, ang unang-una kong i-share sa inyo ay isang succulent. Ito ay ang ating string of pearls. Ang ating string of pearls na kakaloka. Ito yung isa sa paborito ko at isa sa unang-unang halaman na meron ako dito sa ating garden. Di pa ganito ang garden, wala pa mga carpet-carpet, wala pang mga plant rack. Ang nandito lang sa gilid ay sampayan at doon ko sila inilalagay sa sampayan. Mas gusto yata ng ating mga string of pearls na nakasabit lang sa sampayan. Mahangin naman, same lang yung ngayong hangin. Kaya lang sa bandang dulo, may mga taklob-taklob ngayon ng halaman. Pero dito lang siya sa bandang unahan nakalagay. And ang pangit sa mga string of pearls, mabubuhay sila, oo, dito sa lowland. Nandito tayo sa lowland, guys. Pero mani-mani lang yan sa mga Benguet, Baguio kasi malamig doon. Pero meron ako mga kakilala sa Baguio na hindi rin sila nabubuhay ng string of pearls. Pero galing ng mga seller, no? Nabubuhay nila at napapalash nila yon. Yung sa akin before, naging lash siya. Kaya lang nung inilipat ko siya ng pwesto, nalusaw. Same ng potting mix or hindi ko siya pinalta ng potting mix. Same ng watering schedule. Ayan, sakto lang din yung water na dinidili ko sa kanila. Nalusaw siya. And then, nung time na hindi ko naman sila dinidiligan, natuyot. Natuyot siya. And then, nung diniligan ko naman sila dahil tuyot na, nalusaw. So, hindi ko sila maintindihan kung bakit ganun na lang kahirap alagaan. Alam ko rin sa iba, struggle din sa kanila yung pag-aalaga ng string of pearls. Na-share ko lang naman. Kasi ako'y nahihirapan. Gustong-gusto ko sila kasi sila rin ay tinatawag na rosary beads. Kasi yung mga ano nila is bilog-bilog. Mas tumagal sa akin yung variegated na string of pearls. Kaya lang, katagalan namatay din siya. May mga halaman tayo na parang may ano lang sila. Kunwari, 1 year lang, mamamatay na. Kayo din ba? Ang next naman na isha-share ko sa inyo ay ang ating mga string of hearts. Etong mga string talaga na to. Ang string of hearts, madali siya alagaan. Oo. So, baka mag-react ng iba, ha? Bakit sa akin? Ang dali-dali alagaan. Yes, madaling alagaan ang string of hearts. Kaya lang, pag humangin at mahaba na yung string of hearts mo, nagbubulbul siya. Alam nyo ba before, yung mga string of hearts ko na pinapakita dito, which is wala na dito sa garden kasi pinamigay ko na yung iba namatay. Kasi hindi ko na sila napapagtuunan ng pansin. Lagi ko siyang inaayos. Simula sa dulo hanggang sa taas, inaayos ko siya. Para ang tubo niya, pahaba ng pahaba, straight. Kaya lang, pag humangin guys, segundo lang yan, magbubuhol-buhol ulit yan hanggang sa naano na ako, nagsawa na akong ayus-ayusin sila. Ayan, napabayaan ko na. May problema din sa mga ginawa ko kasi nga, inilalagay ko sila sa area na mahangin. Na dapat sa loob ng bahay. Kaya lang pag sa loob ng bahay, well, naglagay ako ng string of hearts sa loob ng bahay, kaya lang inaabot ng dog ko. Para pinaglalaroan niya, ginaganong-ganon. Kasi humaba na siya eh. So, yun lang naman, so far, yung problema ko sa string of hearts. Ang next naman na isi-share ko sa inyo ay ang ating Prince of Orange.
Ito, meron ako dito, guys. Pinakita ko na rin sa inyo to. Ang problem ko dito, lagi na lang natutuyo yung pinaka dulo niya. Gupitin ko nga to. Wala bang gunting dito? Hanap ako gunting. Ang problem ko dito, guys, katulad ng sa iba, nalulusaw yung mga tumutubo na kulay orange. Yung ilalim nito, mataas ang humidity. Hindi ko lang alam kung bakit ba nalulusaw siya. Ano ba sa tingin nyo, guys? Prince of Orange to. Ang pangit nga ng tubo niya eh. Ito, matagal na to. Hindi naman siya naninilaw. Kaya lang, hindi siya lumalaki kasi every time na may tutubo siya na dahon na naninilaw or nalulusaw, yung ano na siya talaga, pabulok, ginugupit ko na siya agad. Ito oh, ayan, may mga gupit-gupit na ako dito, guys. Yung iba, tinanggal ko na dito oh. Ayan. Tingnan nyo, may mga, basta may mga gupit ako dyan. And the potting mix dito, ang ganda-ganda from the Simple Good Shop pa. Ang ganda ng potting mix nila kasi may mga coco cubes and perlite, mga ganon. And 3 bar acacia barks. Ayun, yun yung mga potting mix nila. Ang ganda naman, tumataba yung kanyang skin. Shhh! Pamaya na kayo nag-chismisan dyan. Nagba-vlog ang mama. Doon na kayo, doon na. Pachismisan nilang kapitbahay na aso. Oo, sabi mama yan eh. Itong mga tumubo na to, kulukulubot siya. Ito dito siya nagsimula. Ito kasi yung pinakailalim nito. Dito, ito yung pinakaunang dahon under my care. Tapos ito, umokay na siya. Medyo kulubot ng konti. Umokay, umokay. Tapos, yung mga tumutubo na orange talaga, ginugupit ko na siya pag bulok na bulok. Pero yung iba naman, hindi naman siya ano, hindi naman siya ganun kabulok. Kaya lang, yung kanyang dahon, kulukulupot. Share nga kayo ng potting mix nyo. Kasi, eto, malapit ko na tong ilagay sa labas ng bahay. Baka gusto niya ng full sun. Hindi naman po full sun. Filtered pa din kasi nasa ilalim ng puno. Gusto ko siyang, eto yung pinag-iinitan kong ilagay dun sa labas ng bahay kasi nakakairita. Ano siya? Ang ganda na ng pag-aalaga na binibigay ko sa kanya. Ganyan pa rin siya, oh. Yung mga puti-puti na nakikita nyo, nung isang araw, nag-spray ako ng Dytane. First time ko yata mag-spray ng Dytane sa dahon. Palaging sa plant rack ako nag-spray. And wala nang langgam. Siguro mga after 2 months, magkakalanggam na naman yan. Or may dumadaan man, pakunti-kunti na lang. Etong next na isi-share ko sa inyo. Mabait naman siya alagaan. Kaya lang, pag pinutol mo and then, or pinropagate mo and then iniripat mo siya sa ibang pot, ay nalulusaw na siya. Itong ating Monstera Peru. Sa inyo din ba ganon? Medyo struggle ako dito pagpapaugat. Hindi ko alam kung bakit ang tagal-tagal niyang umugat sa akin. Okay naman siya. Mabait naman siya pag, kunwari, binili mo siya, maayos ang potting mix, and then niripat mo lang siya sa pot. So, doon na siya hanggang katagalan. Ilalagay mo lang siya, iriripat mo lang ulit siya pag sobrang laki na or sobrang lago. Ito po pwede na siya iripat. Kaya lang yung iba na pinropagate ko, hindi siya agad-agad nag-uugat. And yung iba naman na iniripat ko, kasi bumili rin ako neto ng maliliit na pot. And nung niripat ko rin siya, namatay, namamatay siya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon siya. And eto, so far, nakatago na lang. Yung iba naman, naninilaw. Tapos yung iba naman, humahaba siya, pero yung dulo niya, walang dahon. Hindi ko lang alam kung lack of sunlight siya, kaya walang dahon yung ibang tinutubo niya. Pero nakikitaan ko naman siya na nakabuyang-yang naman siya or yung kanyang mga dulo, naaarawan naman. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung nangyayari. And hindi ko pa naman sila pinapag-aralan, hindi pa ako nagbabasa about sa kanila. Basta ang alam ko lang, gusto ko yung kanyang dahon. Ayan o, tignan nyo, yung bump, bump, bump dyan sa dahon. And ito super dark green na ang color niya. Yung isa ko doon, light green ang color, medyo bata-bata pa yung kanyang stem. Maninipis yung stem niya. Tapos ito, matataba na yung stem niya. Para siyang nagkakahoy yung stem ng aking mga Monstera Peru. Pero yung isa ko doon, hindi ko nakukuhanin kasi baka magalaw. 3 months pa lang siya na napopropagate ko dahil nagpropagate ako nito. Magtatanim kasi ako ng naka-pole. Gusto ko yung pantay-pantay. Nakatatlong try na ako. Nalulusaw or namamatay yung aking tinatanim. Kahit na may ugat na siya, nakikita ko siya sa clear glass. Ayan, napopropagate ako sa clear glass ngayon para makita ko kung maganda na yung ugat niya. Saka ko siya iriripat. Kaya lang, namamatay siya. Hindi ko alam kung bakit. Sa akin lang ba? Or may mali sa akin ginagawa?
Tapos yung pattern mix na ibinibigay ko sa kanila, ano din siya, iba-iba. May loam soil na may rice hull, tapos merong yung pattern mix talaga na may acacia bark, tapos acacia leaves, mga ganun-ganun, tapos pumice, perlite, kaya lang, ito maganda to, kasi nilagyan ko lang siya ng ano, garden soil and cow manure and then rice hull and pumice. Ayan, okay naman siya. Kung ano-ano lang yung nilalagay kong potting mix dito, basta yung magugustuhan ng aking mga halaman. So, ito namang next na i-share ko sa inyo. Wala ako dito, pero naku-curious ako dito. Alagaan, kasi marami akong nababasa, marami akong napapanood sa YouTube, and marami akong nagiging comment dito sa halaman na to na mahirap daw siya alagaan, which is ang ating fidel leaf fig, o ay doon pasang tabi doon sa mga nag-aalaga noon na. Ngayon, hindi ko pa rin siya hindi ko pa rin siya gusto na alagaan kasi parang, sabi ko, alam, parang talisay na puno. Hindi puno, yung dahon, para siyang talisay. Meron kasi ako mga halaman na hindi gusto ngayon, pero eventually, nagiging gusto ko na siya. For example, yung aking mga, ano ba dito, yung mga, basta may mga nabanggit ako na ayoko muna siya alagaan, and then, ngayon, inaalagaan ko na siya dito sa garden kasi parang, ngayon mo lang, na re-realize na maganda pala sila, na gusto mo na pala sila. May ganun kasi, late bloomer. Pag inilagay indoor, nagdo-droop daw yung dahon niya. Parang sa rubber plant or rubber tree. Pero mas okay sa akin ng rubber plant or rubber tree. Pag nakikita kong lutay-tay or malanta-lanta na yung rubber plant, kahit na matagal siya sa akin, ibinababa ko siya. And then hinihintay ko na magkaroon siya ng another leaves bago ko siya ibalik sa taas. Kasi nasa taas yung mga ano ko eh, mga rubber plant. And wala akong balak pa na mag-alaga ulit kasi nagiging puno sila. Siguro pag dadaling ko na sila sa probinsya, yan, magdadagdag tayo. And eto si Fidel Leaf, naku-curious talaga ako dito dahil sabi nila mahirap do alagaan. So, iniisip ko na pumili ako nito. Tapos, tingnan ko kung ganun din ba dito sa area ko. Kaya lang, ang pinoproblema ko, hindi ko pa sila gusto sa ngayon. So, sana, pagdating ng araw, magustuhan ko na rin sila. Kasi may mga ganun akong halaman. Ito namang next na i-share ko sa inyong hawak-hawak ko na, ay itong ating laurel plants. So, si laurel plants, ang hirap, ang tagal-tagal ko silang inalagaan. Tingnan nyo, may ano na siya. May, ano ba tawag dito? May bagong tubo. Ayan. May bagong tubo. Yan. Galing to sa kapatid ni Kuya Hermes Sunaho, si Ate Duda. Ibigay niya to sa akin dati. Ayan, may mga bagong sibol. Kasi, ang area na pinaglalagyan ko sa kanila before, doon sa gilid, na nineglect ko sila dahil, oh my God! Ang ganda na siya. Nagkakaroon na siya ng mga sanga-sanga. Nakikita nyo yan? Ito. Yan. Oh. Tapos dito sa gilid, ang dami niyang ang dami niyang mga dahon na ilalabas soon. Kasi nagkaroon sila ng ganito, yung ayan, hindi na sila kumakalat kasi naano ko na sila ng dieting. Inisprayan ko sila ng dieting, so nangamatay na yung mga puti-puti dyan. Kaya ako napavlog ng hindi oras ngayon kasi kahapon, hindi ko, habang naglilinis ako sa labas, kahapon, sabi sa akin, oy, tinumba ni Kisas yung halaman mo. Ako naman, di ko pinansin kasi sabi ko, baka yung halaman lang na patay na, ganyan-ganyan. And, ngayon ko lang napansin, naputo lang talbos ng aking laurel. Alam nyo, amoy laurel talaga. Amoy laurel talaga siya pag natuyo. So, yung mga naririnig nyo, ayan, nag-on yung mga wifi. Mga naririnig nyo. So, dito, ang hirap-hirap ko alagaan, itinabi ko siya dito sa area na pag umuulan, bumabaha dito sa area na to. So, nagiging ano siya, bottom watering ang datingan niya. Pag ganun, kaya lang po, ang nangyayari, pag may palaka dito sa area na pinaglalagyan ko nito, hinahabol ng Kisses nung panganay ko, or yung pinakauna kong aso dito, yung brown. And, hindi ko naman siya mapagalitan ng todo, kasi ano ba namang wawa niya, or diba, kasi ano lang siya, hindi naman niya alam ginagawa niya, nilulundagan niya to, kaya pala nagkalagas-lagas, tingnan nyo ang dami. Ayan, oh.
Ang dami-daming nalagas dito. Ito pa, oh. Ayan. So, ito naman, hindi ko na inaano yung mga nalagas kasi yung mga nalalagas naman ditong dahon, may sakit. Meron siyang mga puti-puti, yung tuldok-tuldok. Humawa na kasi siya eh, dahil nakalagay siya dun sa area na may ganito din. Kaya, pag meron kayong nakita na may mga gani-ganitong puti-puti sa kanilang dahon, kahit anong halaman, ilayo nyo na sa karamihan kasi humahawa din siya. Ito parang kuto yata. Ito, hindi ko matandaan kung gumagalo ba siya dati kasi nung nakitaan ko ng ganito, insprayan ko na siya agad kaya nangamatay. So, itong mga bagong dahon, wala pa naman so far. Kasi binago ko na ng pwesto. Hirap na hirap ako dito mag-alaga, magpaugat. Sabi din nila, mahirap daw mag-ano ng laurel. Magpadami or magpakapal ng laurel. So, eto, gusto ko talaga siyang lumago or lumaki. Kasi bigay ito sa akin, kaya gusto ko siyang mabuhay. San po kaya itong ililipat ng pwesto para hindi maano ni Koto, ni Kisses? Sayang kasi, tingnan nyo, tumataas na siya. So, ililipat ko lang siya ng pwesto at eto lang naman, yung mga hardest plant sa ating garden. Share naman kayo ng mga halaman sa comment box kung ano-ano pa yung mga hardest plant for you para naman magbasa-basa ako dyan. Baka sakaling makabili ako noon, tapos mahirap palang alagaan, or baka sakaling bumili ako noon, tapos itry ko, baka madali lang alagaan dito sa akin. Kasi may ganun eh, mahirap alagaan dito sa area ko, madali namang alagaan sa ibang lugar. Yun namang mga mahihirap sa ibang lugar, madali para dito sa akin. So, ayun. Ilipat ko muna, or yan. Dito siya nakalagay. Ayan oh. Dito lang siya nakalagay. So, kaya lang, pag merong inaano si Cookies dito na, alam nyo na, na walang daga, palaka. Lalo na pag umuulan, yung palaka na yan talaga. Lalagyan ko to ng ano, tusok, tukot, dito stick. Marunong namang umiwa si ano, si Kisses. Pag alam niyang may mga stick-stick, hindi niya yung dadaanan. Pero pag wala, dadaanan niya yon. So, ipakita ko sa inyo yung gawa ko sa labas ng garden. Nakakulambo sila, guys. May kulambo. Nilagyan natin ng kulambo kahapon pagka-vlog. Or pagkatapos ng vlog natin, nagkulambo ako. Kulambo talaga. Ito mga puti-puti na yan. Dietane yan. Nilagyan ko lang. Wala naman silang mga kuto-kuto. Tingnan nyo. May mga puti-puti dyan. Kasi nilagyan ko siya ng dietane. Ang inesprayan ko kasi, ito oh. Si agave. Agave. Ayan. Ayan. Tignan nyo, oh. May mga langgam-langgam na konti na lang. Dami, oh. Kasi may mga ano dyan, eh. Ayun, oh. Meron pa pala. May mga ano. Ano ba tawag dyan? Meron kasing mealybugs pala. Kaya nilalanggam. So, isprayan ko ulit siya. Kasi kanina, nung hindi nagaanong maaraw din, inisprayan ko na, tinanggal ko lang yung mga lupa doon sa kanilang body. Pero may natira palang mga mealybugs. And kakalat kasi yan dito. So, ang ginawa ko, itong ano, lava rock, inisprayan ko lahat sila. And then, napadamay tuloy yung iba dito. Yan o. Napadamay yung mga halaman. Naisprayan din sila. Yun. Diba? Ito yung pusang to. Yan. Yan, nag-isang pusa yan. Dyan siya umaan sa kabilang bahay. Wala kasing nakatira dyan sa kabilang bahay. So, aakit siya doon. Tapos, dito siya dadaan. Eh, ngayon, di siya makadaan. May kulambo. Pero, aalisin ko rin to, guys. Kasi, hindi naman to forever dito. Ang pangit naman tignan sa labas ng bahay. May kulambo. Ayan, oh. Aalisin ko yan siguro after a month. 1 month or mahigit 1 month, alisin na natin. Pag nag-uulan na. So, dito ko na i-end ang ating vlog. Ayun, na-share ko lang naman sa inyo. At ako'y walang kausap ngayong araw na to. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. And don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye! Ang kulit!